my channel, Mirs Reacts. And for today's video, ay gagawa ako ng reaction slash review about the movie entitled The Teacher's Diary. Ang mga teachers, ano yan? Sila yung mga nagtuturo sa ating mga estudyante kung ano yung dapat nating matutunan, tungkol man yan sa subject natin or hindi. Ang alam natin sa mga teachers ay alam na nila ang lahat kasi sila yung nagtuturo sa atin, di ba? Pero ang hindi natin alam, yung mga teachers patuloy pa rin silang nag-aaral o nagigain ng knowledge para may maituro sa ating mga estudyante. Di ba nga, minsan nakakapaghalimbawa pa sila ng tungkol sa buhay nila kasi yung pag-aaral nila o yung pagkatuto nila ay hindi natatapos. Yung movie na pinanood sa amin ng professor ko, yung title is The Teacher's Diary. Tungkol yun sa dalawang teacher, si Teacher Song at si Teacher Ann. Si Teacher Song, siya yung bagong teacher. Siya yung dating wrestler, kaya dahil sa lack of experience niya, dun siya nadestino sa rural school. Si Teacher Ann naman talaga yung teacher dun sa may rural school. Siya yung nadestino dun kasi ayaw niya ipatanggal yung tattoo niya dun sa may kamay niya, kaya dun siya nalipat sa rural school. Dun sa rural school, ano yun? Kailangan pa magbangka para makapunta ka sa ibang lugar or sa mga bahay-bahay kasi surrounded siya ng tubig. Tapos, limitado lang din yung kuryente, pinagkukuha na ng tubig, at saka kagamitan na meron doon. Isang taon yung pagitan ng pagtuturo ni Teacher Ann at ni Teacher Song doon sa rural school na yun. Naunang maging teacher doon si Teacher Ann, tapos substitute teacher si Teacher Song. Kaya nung wala pa si Teacher Ann, si Teacher Song yung substitute teacher niya dun sa rural school. Habang si Teacher Ann yung nagtuturo dun sa rural school na yon, meron siyang diary doon na sinusulat niya kung ano yung mga experience niya doon, kung ano yung mga nararamdaman niya, kasi konti lang yung nakakasalamuhan niyang tao, konti lang yung mga pagkukwentuhan niya, ganun. Kaya gumawa na lang siya ng diary niya para dun niya isulat yung mga karanasan niya or yung mga gusto niyang ikwento, ibahagi sana. Maraming naging karanasan si Teacher Ann habang nandun sa rural school. Ayun na, nagkakalabuan na rin sila ng boyfriend niya, tapos yung mga experience niya bago lang, tapos yung mga experience niya bago lang kasi hindi naman talaga siya doon nasanay na magturo. Isang taon nung makalipas, si Teacher Song naman yung nagtuturo doon. So si Teacher Song naman na yung nagtuturo sa school na yun. Syempre, tulad nung kay Teacher Ann, bagong experience niya lang din. Tapos, syempre, bagong surroundings kasi hindi niya akalain na konti lang din pala yung students na meron doon. May nakita siyang diary. Ayun na nga yung diary ni Teacher Ann nung nagtuturo pa siya doon. Nung binasa niya yon, same experience yung mga nararanasan nila dun sa mga estudyante, sa kagamitan na meron doon, sa mga problema, tsaka dun sa love life nila. Habang nandun si Teacher Song sa rural school na yon, parang yung diary din yung sinusulatan niya or sinasagutan niya, parang nag-uusap na sila dun sa diary nang hindi talaga time to time. Parang nagre-reply si Teacher Song dun sa diary ni Teacher Ann kahit hindi naman nalalaman ni Teacher Ann kung ano yung mga sinusulat niya. Kasi, syempre sa papel lang yun. Habang binabasa ni Teacher Song yung diary ni Teacher Ann, parang nauhulog na yung loob niya kay Teacher Ann. Nung natapos na yung pagtuturo ni Teacher Song dun sa rural school, hinanap niya si Teacher Ann, tinanong niya dun sa may principal, hinanap niya, tapos akala niya makikita niya na si Teacher Ann, kaso nalaman niya na may boyfriend at ikakasal na pala si Teacher Ann, kaya parang nawala na siya ng pag-asa. Tapos, si Teacher Ann naman, nung bumalik siya dun sa may rural school, nakita niya yung diary na may reply ni Teacher Song. Kaya parang nahulog na rin yung loob niya dun sa mga reply ni Teacher Song doon. Kaya gusto niya rin makita sana si Teacher Song. Sumulat si Teacher Song sa isa sa mga estudyante ni Teacher Ann na dadalaw siya bago mag-vacation ata yun or sem break. Tapos, nung araw naman na yun, sinundo si Teacher Ann ng boyfriend niya. Kaya nagkaayos sila. Tapos, nung nasa biyahe na sila pa uwi, inabot nung boyfriend ni Teacher Ann sa kanya yung diary na iniwan niya sa lamesa. Kaya hindi na mababasa ni Teacher Song kung ano man yung huling sulat ni Teacher Ann. Tapos, napagtanto ni Teacher Ann na hindi na talaga sila magkaintindihan. Kaya, naghiwalay na sila. Bumalik siya dun sa may rural school kasi
gusto niya ring makita si Teacher Song eh. Tapos ano, yun, baka magkita sila, kaya siya bumalik. Kaya nung pagkakita niya dun sa school, walang ilaw, kaya akala niya sarado na. Kaya nung uuwi na talaga dapat siya, nung pag-ikot na ng bangka niya, biglang bumukas naman yung mga ilaw. Pagpasok ni Teacher Ann dun sa my school, nakita niya si Teacher Song nakatalikod tapos may ginagawa. Tinabot niya kay Teacher Song yung diary, tapos yung paglingon ni Teacher Song, nangitian na silang dalawa, tapos ayun na, nakita na silang dalawa. Kaya ang masasabi ko dun sa video ay mangha ako dun sa dalawang teacher kasi kahit na anuman yung napagdaanan nilang problema ay patuloy pa rin sila sa kung anuman yung gusto nila or kung ano yung gusto nilang makamit o makita, ganun. Kaya yung mga teachers natin, kailangan nating mahalin students kasi marami silang pinagdadaanan sa buhay. Nai-stress sila sa pagtuturo sa mga estudyante, sa nangyayari sa buhay nila, sa love life nila na apektuhan. Kaya dapat intindihin natin yung mga teachers natin. That's all for my video. Bye guys!